Paul, bumulim na. Ay, mausap oh. Potok. Ha! Ayun, binatay ko na, putik. Ala, hindi tumagal oh. Putok yung kapasitor oh. Oh, di ba? Oh. Sakit sa tainga. Baka sabihin nyo, daya yan ha. Ayan, actual na actual yung video ha. Nagulat ako, binatay ko bigla yung amplifier kasi yan o, sabog o. Oh. Pero yung series bulb, oh, buo pa. O, oh, diba? Welcome to my YouTube channel. For today's video, ito na naman ulit tayo. Actual na naman tayo nito. Bali, ito kakatapos ko lang i-repair ito. Pinalitan ko na yung mga coil kasi nasunog nung last mga previous video natin. Ito na oh, iba na yung coil, bago na. Kulay puti na yung kabitan dito. Dalawa. Medyo napagastos tayo pero okay lang. At least nagawa natin ng content. Ayun oh, bagong coil. So, bali, time check muna tayo. 7, 11 ng gabi. Hindi pa kami kumakain. Kakatapos ko lang magluto. Singit muna tayo. Sabi ko nga, ito kakagawa ko lang ng kakapalit ko lang pala ng mga coil. Ito, dalawa. Sana ba yung ika lang. Ito yung dalawang nasunog. Natusta to. Ayun, pinalitan na natin. Tapos, magawa ulit tayo ng panibagong content. Tumpal pa rin dito. Ayun. Yung dalawa na to, subukan natin ulit sunugin to. kasi may nagsasabi dati sa akin na bakit kailangan pa daw ng ganito ng series ng peanut bulb kung meron naman ganito, 'di ba? Itong dividing network. Yan, ito yung mga pinang-demo ko rin nung nakaraan eh. Ngayon, susubukan natin kung alin yung matibay. Yung sinasabi nila na itong dividing network na no need ng peanut bulb o yung peanut bulb lang. And then resistor and then capacitor. Tingnan natin kung alin yung mas matibay sa dalawa na ito para magkaalaman talaga, di ba? Oh, ayun, kaya lang stay tuned muna kayo kay iwa-wiring natin to. Oh, ayun, yung wire na gagamitin ko ay ito. Ito pa rin, ito nakakabit pa rin to dito sa may amplifier ko sa previous na video natin, hindi pa rin nakakatanggal ito. Ah, ito pa rin yung gagamitin ko mga wiring. Ang kakalisin ko lang dito ay yung mga resistor na lang. Kasi instead na 10 ohms na resistor na 5 watts, ang gagawin ko ay dalawang 4.7 para mag-series siya. Baka sakaling tumibay. Kasi wala akong 10 ohms na 5 watts eh. Kaya ganitong gagawin kong koneksyon dito sa series bulb. Eh yung dividing network natin no need na. Kasi kompleto ricados na ito eh. Ayan, ito. Tip ng demo ko nung nakaraan. Ito pinutol ko na. Nalagyan ko ng bulb. Ayun, dinugtong ko na para bumalik yung linya. Pala yung gagamitin lang natin ay yung high lang talaga against dito sa may series bulb natin. Magkaalaman na kung alin talaga yung matibay. Ito, kalasing ko lang ito. Isa. Oo. Ito, habang nagwa-wiring ako, eh, magpo-promote kagad tayo ng channel natin. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, baka naman, paki-subscribe, like, share, and then pakihit ng bell button sa gilid para updated tayo sa mga susunod na video natin. Ayun. Tapos, dito. Ayun. Kasi ang sagwa daw tingnan pag may bulb. Sagwa lang ito tingnan pero tingnan natin kung gano'n siya katibay. Tapos, resistor dito. Ayan. Mga pa shoutout, subukan ko kung kaya ko i-appear dyan sa screen. Kasi minsan tinatamad ako mag-edit eh. Kaya pagpasinsahan nyo na. Shoutout sa inyo lahat. dito pala, kabila. Okay, dito na lang. Tapos, itong bulb natin. Mali, ihuli ko na ito.
kita sa camera ba? Ayun, sana masundan nyo. Ito, yan. Itong bulb. Ito, gumagana ito. Ang upan nito ay, specs nito ay 12 volts. Ayun, oh, kita namin sa camera. Oh. 12 volts na 35-35. Dalawang 35 watts kasi double contact ito. Tapos yung connection ang gagawin ko ay ito. Yung dalawang contact, pagsamahin ko yan. Para mas matibay. Ayan. Tapos, Twitter. Yung filter capacitor. Ayan. Gabi na. Alas 7 na. Hindi pa kami kumain. Maya na lang para dire-diretso na. Ayan. And then, ito. Ayan, nakabit na ito. Pasensya na kayo, medyo magulo yung wiring natin. Okay lang, pang demo lang naman ito eh. Ayun, kalasin ko na itong naka single way na resistor natin. Ayan. Tapos, dito yan sa kabila. Kali dito na siya. Dalawang 4.7 eh, kulang-kulang 10 ohms naman na yan. Hindi pa rin kasi ako nakabili ng 10 watts o 20 watts na 10 ohms eh. Oh, yan. Nakakabit na siya. Ito yung series bulb natin. Ayusin ko lang. Mamaya ayusin ko yung wiring niyan. Tapos itong pang dividing network natin ay dadaan pala dito muna. Dito. Tapos itong wire na isa. Isang linya lang sila niyan guys ha, para isang lakas lang yung pagkukuhanan nila, isang lakas lang yung bibigay ng amplifier natin. Itong in, saan yung in? Ah, ito, itong in. Kita naman yun, kita naman sa camera. Ulitin ko guys, ito for demo purposes lang ito. Eh iba kasi masyado nilang siniseryoso eh. At least napatunayan natin, di ba? Na-actual natin kung alin talaga yung mga matibay na pang-preventive sa Twitter natin o di kaya alin yung tamang way na mas malakas at mas matibay, di ba? Yan. Tapos ito. Kasi pag bulb daw eh, hindi daw professional yung dating eh. Okay lang yan, hindi naman talaga pang professional dating yan. Pang kanto lang yan, pero matibay yan, sumusuong sa labanan yan. Yan. Twitter ko eh, nilalaban ko sa battle yan eh. Hindi naman nasusunog. Bulb lang yung gamit. Kalaban ni eh, muusok, naka-dividing network pa. Ayan. In. Tapos yung out ng crossover natin ay dito. High, ito high oh, H. Ayan. Papunta sa may ay kulang ako ng wire, teka lang. Ayaw ko ng wire. Ayun, ito. May wire na. Tapos itong sabi ko nga out. Ordinaryong wire lang gamit ko rito guys ha. Basta palatandaan sa ordinary wire. Yung sulat. Yung sulat na yan. Yung side na may sulat. Yan yung ginagawa ko positive. Tapos yung walang sulat ay yung naging negative. Ayan. Tapos pensya na kayo, hindi kaano makita sa camera siguro. Wala tayong tagahawak eh, naka-steady lang yan. Ayaw kumapit. Yun. Tapos dito sa may Twitter natin
Itong may sulat na kwan, may tandang pula. Yan yung positive niya. Kanan lagi yan. O, so ito naman yung walang bakat na pula. Ito yung negative niya. O, ground. Ayan. Positive. Ah, negative. Tapos dito sa may positive. Baka magtaka kayo guys, sabihin nyo wala namang resistor to, kaya kung sakaling bumigay ito eh wala na, kasi may dividing network nito eh. Dubaan na ito sa may mga filter eh. Yan. Ayun, nakakabit na lahat. Ito papunta sa dito. Yan. High, high out. Tapos itong in galing sa amplifier. Dito siya galing oh, dito. Same na panyan na wiring nung previous na video natin, hindi ko pa nakalasin eh. Isang channel lang ng amplifier natin 'yan. Tapos ito, yung series bulb. Siguro maglalagay na lang ako ng konting tape dito para hindi siya gano'ng lumiwanag, sabihin na naman eh may pailaw-ilaw. Kaya lang, maglalagay lang ako ng tape. Maglalagay lang ako ng pan. Kalawas, konti, na hindi siya matatakpan. Yung makita lang siya na umiilaw siguro. Sabihin nyo, may daya, diba? Yan. Ito. Tape natin. Itim to para mas hindi siya makikita. Sa akin naman, ganun naman ginagawa ko eh. May miday ko doon. May kwan yun. May bulb. Tapos binabalot ko lang ng tape na itim. Para kung umiilaw mo siya, hindi siya gano'ng makikita sa may box ko. Sa mga butas, di ba? Kasi naka-bullet ako eh. Naka-turbo bullet yung miday ko. Ayan. Ito, nagpalabas lang ako ng kutir ito. Ayan. So, ngayon, testing na natin to. Pagkanaan na natin to. Kailangan arrange ko lang na maayos. So, ayan guys. Kapit na natin yung mga wire na mag-connection natin. Tapos, ang gagamitin natin na amplifier ay as usual. Sa tulad sa previous na video ko, itong 737 ko. Ayan. Ito, buhay na siya. Binuhay ko na para hindi na humaba yung video natin kasi gabi na. 7:54 PM na ng gabi. Tapos, itong source natin ay laptop. Ka-laptop tayo ngayon. O, ulitin natin. Crossover, dividing network na passive crossover against sa itong series bulb na may resistor and then filter capacitor din. Yung capacitor niyan ay 4.7 na 100 volts. Tapos, naka-series na 4.7 ohms. Tapos, series bulb. Ilagay ko lang sa gitna para itataob ko lang guys ha. Hindi ko itataya-aya kasi masakit sa tainga yan. Ganyan o. Baka mabingi tayo. Yung anak ko nga, pinalabas ko muna eh. Saglit, sabi ko, doon muna kayo sa kusina. magpiplay lang tayo ng music. As usual, battle music kasi mahirap na. Kaka-copyright tayo. Ayan, nakaplay na. Ito, may inaala muna para ma... Ito, maandar, oh. Ito, sa kwanto. Dividing network. Tapos itong series bulb. Mas malakas pang kwan, oh. Mas malakas pa yung tunog ng series bulb. Pakinggan nyo, oh. Malakas, malinaw. Kasi dito, maliit ang tunog. Ayan, volume na natin. Ngayon kung umilaw siya. Wala pa, hindi pa umilaw. Ayun, yun na.
volume, oh. Paul, Paul volume na. Ay, mausap, oh. Ayun, binatay ko na, putik. Ala, hindi tumagal, oh. Putok yung kapasitor, oh. Oh, di ba? Oh. Sakit sa tainga. Baka sabihin nyo, daya yan, ha. Ayun, actual na actual yung video, ha. Nagulat ako. Binatay ko bigla yung amplifier kasi, yan, oh, sabog, oh. Pero yung series valve, oh, buo pa. Oh, di ba? Itong filter dito, wala na, wasak na, oh. Iksi lang ang video natin, ah. Oh. Ngayon, yan yung pinapaliwanag ko sa inyo na ayun, sobrang init ng mga kapasitor dito. Ito, hindi pa tapos, ang ginamit na resistor dito ay walang resistor ang ginamit dito, ah. Puro coil pa yan, ah. Kumalat dito sa loob ng bahay yung kapasitor. Yan mo, ilang minuto lang yun, ha? Wala pang minuto yata yun. Naka, yun, volume ko, halos mag-full volume na. Oh, yung series valve, oh, maandar pa yan. Oh, ito, wala na, sabog na. Diba? Ganun lang kasimple. Kaya yun, pinapatunayan ko sa inyo na mas matibay talaga itong series valve against dito sa may dividing network. Baka sabihin nyo na naman, dahil nga siguro, pinol volume ko yung 737 kaya bumigay yung crossover. Crossover pa rin naman tawag dito, eh. Kaso passive lang. Oh, pares lang. Oh, itong naka full volume rin naman ito, ah. Itong tweeter nito, ah. Oh, bakit di siya bumigay, di ba? Dapat kung yun yung kwan, batayan na dahil naka full volume ka kaya bumigay yung tweeter. Dapat masusunog din ito. Yun yung point ko na mas matibay talaga itong series valve na sabi na iba na sagwa tingnan. Sagwa lang talaga siya tingnan, pero napaka-effective niyan pagdating sa driver tweeter natin. Oh, di ba? Ayun, putulin ko na ito kasi wala na ito, yo. Sumakit yung ilong ko rito, ah. Grabe yung putok niya. Wala ko kung narinig sa may sana narinig sa may camera. Ayun, putulin ko na ito kasi wala na ito, useless na ito. Nakamamaya maging sani pa ng pagkasuhira ng amplifier ko. Putulin natin tapos titingnan natin kung maandar pa ito. Ayos, ah, ganda ng kunting ko ngayon, ah. Angas. Ito, putulin ko lang yung positive side. Yan. Yung bumigay doon ay yung alam ko 4.7 niya. 4.7 na 100 volts yun, eh. Dito kasi 22 UF ito, eh. Ayan, pinutol ko na. Tapos magpi-play la ako ng ay power on. On muna natin yung amplifier natin. Tigilan ko lang kasi nag-automatic pa ito, eh. Yan, okay na. Ayun, tingnan natin kung mandar pa siya. Oh, yan, oh, mandar pa, oh. Oh. May halong base pa yung pan yan, ha? Kasi nung sa previous video ko, nilagyan ko ng base yan, eh. May halong base pa yung lumalabas dyan sa may amplifier natin. Kaya medyo lumalagatok yung tweeter, oh. O, di naman nasusunog. So, ayan, oh. Ayun. Ayun, hanggang dito lang yung video natin. Sana, eh, nakapagbigay ako idea. So, bago tayo magtapos, eh, magpo-promote muna tayo ng channel natin. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, baka naman paki-subscribe, like, share, and then paki-hit ng bell button sa gilid para updated tayo sa mga
susunod na video natin. Ingat, God bless at peace sa atin lahat. Ito, crossover, series valve, putok.